susan, bayan, susan, susan. Wow, Patricia! Ikaw ba nanalo, Miss Barangay Talipte? Ha? Nakute, hindi. Chugem beauty ko. Ha? Bakit naman? Eh kasi nakakayaman aminin sa'yo, may speech defect daw ako. Hindi ko rin ma-pronounce ang tama, ang V, at F. Ang ganda pa naman ang sagot ko sa question and answer portion. Matutulungan mo ba ako? Ah, eh anong tulong naman? Meka! Maituwit pa kaya ang problem sa speech at baluktot na dila? Beautiful! Kung ang braso mo'y nakoma o kaya'y mas maigsi o mahaba sa pangkaraniwan, magagawa pa ba yan ang paraan? Sa batang may bingot at lalaking tiyapan ang ulo, ano ang maaaring remedyo? At may fashion solutions kami para sa mga piki at sakang. I want to improve my speech para din ako matalo sa question and answer portion. Kasi yun na lang talagang kailangan ko, te. Kasi sa presentation, talent at swimsuit competition, talubog lahat ng kalaban ko. Talaga lang, ha? Bongga! Introducing three boylets. Julius, ang pinakabata sa tropa. Paul, alias Mr. Haba. At Domeng, di pantay. At meron pa, sino itong humahabol? Excuse me, boys. Excuse me, boys. Ah, yan po si Gaga alias Trudy's Liit. Kompleto na ang cast. Ano bang soap opera ito? Unahin natin ang kwento nitong si Julius. Kasi po nung bata ko po, kung naglalaro po kami ng litsumba. Tapos po yung pag, ano ko po sa kaya, pagbagsak ko po, natukod ko po yung siko. Tuwing napapasabak si Julius sa laro, sikat sa mga kalaro ang binatilyo. Iba kasi ang kanyang estilo. Oh, ma'am, kira na ako, ma'am! Kaya naman, hindi naman masyadong malata. Ito naman ang kwento ni Paul. Sa basketball, abay iisa lang ang bida. Paano'y kapag hawak na niya ang bola, wala nang nakaaagaw pa. Minsan'y panalo rin ang mga bisig niyang mahaba. Pwedeng pang diskarte sa mga dalagita. Excuse me, may I help you? Sure, thank you. Pero may mga pagkakataon namang ang mga katabi na imbyerna na sa kanya. Paano naman kasi ang laki ng sakop niya? Medyo aabot na po sa tuhod eh. Parang pag gumanto ko. Tsaka yung kaya ito lumaki dahil yung katawan ko maliit. Hindi mahaba. Tingnan naman natin si Dom. Hindi raw pantay ang kanyang mga braso. Mas mahaba ang isa kaysa sa kabila. Kasi nung pinanganak ako, ganda na rin. Maliit na isang kaliwa, yung kaliwa ko sa, ano, sa kanan. Tapos minsan nagtataka rin ako eh. Minsan, sasabit sana si Dom sa jeep. Kaso, maling braso ang naipanghawak niya. Muntik nang mahulog ang binata. And last but not the least, ang bida nating si Gaga. 35 na ang ating dakilang labandera. Pero halos kasing laki lang niya ang mga bagets na kapitbahay niya. Akala lang nila, unano ako pero hindi naman. Maliit lang talaga ang binti ko at saka braso ko. Inalam namin kay Dr. Aguilar ng St. Luke's Orthopedic Department ang iba't ibang sanhi ng pagkakomang at pagkakaroon ng mga bisig na mas mahaba o mas maigsi kaysa sa pangkaraniwan. Maraming causes ng pagkakomang, no? Pero ang pinaka number one cause yung pagnabalian dito sa buto sa braso. Ayon kay Doc, hindi pa raw kasi matigas ang mga buto ng bata, kaya kapag nabalian sila ng siko at hindi agad na agapan, madali silang nakokomang. Maaari din congenital ang sanhi ng pagkakomang. Ibig sabihin, ipinanganak ang bata na kulang sa buto o mali ang tubo ng buto sa siko. Ngunit bihira lamang daw ito. Wala yung sa posisyon ng pagtulog, wala yung dun sa mga kailangan nilalagay ang isang kamay sa isang lugar na posisyon. No? Hindi yan eh. Ang pagkakaroon naman daw ng mahaba, maiksi o hindi pantay na braso ay congenital o simula kapanganakan ay namana na sa magulang. Pwede rin na nagkaroon ng infeksyon, tapos nasira yung, lalo na sa bata, ano, nasira yung sinasabi natin physis kung saan lumalaki yung buto ng bata.
sa ganitong problema, ilang operasyon ang maaaring gawin. Para sa komang, ang tawag sa operasyon ay corrective osteotomy. Binabali ulit ang nabaling buto para ayusin. Depende sa ospital ang presyo nito. Limb lengthening procedure naman ang ginagawa para sa maiiksing bisig. Mula 20 hanggang 50 mil ang presyo. Depende sa aparatos na gagamitin. Dahil hindi lahat ay afford ang operasyon, isinama namin ang apat nating bida upang matulungan sila kung paano hindi masyadong mahalata ang mga depresya nila. Para sa gaya ni Julius, okay din daw kung magdadagdag ng accessory tulad ng mailman's bag para nakahawak siya sa dibdib at hindi halata na dituwid ang braso niya. Okay din ang long sleeves na nakatupi hanggang siko para medyo na itatago ang apektadong siko. Para doon sa mga habang kamay, wear something loose para ma-hide natin mga habang kamay natin. And then wear something medyo loose din na pants para mabalance. Kapag naka-jacket naman, mas mainam daw na huwag itong ibobotones para hindi masyadong ma-emphasize ang long arms nila. Para sa hindi pantay ang haba ng braso, makatutulong din ang pagtupi ng long sleeves at mga damit na may vertical lines. Para sa maiiksi at nais magpatangkad, magsuot din ng mga damit na may vertical lines. Mas okay din ang semi-fit at hindi masyadong loose na mga damit. Aba! Eto na ang mga boylets! At may humahabol pa! Kompleto na ang cast! Ano ang kanilang... Si Marlon, maporma, masipag, at dedicated sa kanyang trabaho pero ang ating bida, may lihim palang tinatago. Sa likod ng kanyang magandang buhok, tinatago pala niya ang kanyang chapad o flat na bahagi ng kanyang ulo. Niloloko ako ng mga classmate ko. Yung head ko is chapad. At kahit nga sa pagpili ng sombrero, hirap itong si Marlon. Hindi ako makabili agad kasi hindi siya nagpipix. Bali, hanggang dito lang siya. Hindi siya nagpipix hanggang sa tenga ko. Kaya't para maipubli ang piping bahagi ng ulo, pinahaba at pinakulayan ni Marlon ang buhok niya. Kung todo blower din siya sa kanyang hair para magkaroon ito ng body. Pero tama ba ang kanyang solusyon? Ayon kay Ariel Cassell, isang hairstylist, bagamat tama ang solusyon na ginagawa ni Marlon, mas maigi raw kung... Thin layered na panglalaki or yung mga point cutting. Point cutting is magka-cut ka inside ng shorter para magkaroon siya ng body. Yon. Pero hindi rin sobrang haba. Like this, masyadong mahaba ito eh. Para sa kanya dahil nakikita yung pagkapipi ng ulo niya. Kaya, inayos na ni Ariel ang buhok ng ating bida. At matapos ang ilang minuto. Aba, mas bagay nga ang ganitong gupit kay Marlon, di ba? Nag-top layered lang tayo sa baba, tapos nag-point cutting dun sa gitna para magkaroon siya ng body. Siguro ang may advice natin, i-tone down natin yung color niya. Pero mga misis, alam niyo bang maaari palang maiwasan ang ganitong problema ni Marlon? Opo, habang sanggol pa lang ang anak, abay alagaan na ang kanyang ulo. Bagamat mas komportable ang sanggol kapag natutulog siya sa kanyang likod, maaaring baguhin ang posisyon niya, lalo na ang kanyang ulo para hindi ma-flat ang isang bahagi nito. Mas maigi rin kung hindi ihihiga ang anak sa isang bahagi lang ng kuna o kama. Dahil kapag nilipat siya ng pwesto, may iba rin ang pagkakahiga niya. Kapag gising naman si baby, mas maganda kung idadapa siya para nakaangat ang likod na bahagi ng kanyang ulo. Dapat gawin ang mga ito mula 6 na buwan hanggang sa ika-1 taon ng bata dahil medyo malambot pa at madaling ihubog ang kanyang ulo. Pero maaari pa rin mabago ang hugis ng ulo ng bata hanggang 2 taong gulang. Kumpara sa problema ni Marlon at ang mga batang tiyapad ang ulo, mas seryoso naman ang problema ni John Ray, isang batang may bingot. Isa sa pangkaraniwang kapansanang nakikita natin sa mga bata ay ang bingot o cleft lip at cleft palate. Tulad na lang ni baby John Ray na ipinanganak na parehong may bingot sa kanyang labi at ngala-ngala. Ayon sa ina niya si Rolanda, maaaring nakuha raw ni John Ray ang kapansanan nang minsang maaksidente si Mrs. nung ito'y buntis pa. Nahulog po kasi ang Cecilia eh. Nahulog kay Cecilia nung pinagbubuntis siya? Opo, mga 6 na buwan po.
Dito sa Pilipinas, ang Band of Mercy ang kilalang grupo na tumutulong sa mga batang kapuspalad na may bingot. May tatlong uri pala ng bingot, ang cleft palate o bingot sa ngalangala, ang right unilateral cleft lip o palate o bingot sa kanang bahagi ng labi at ngalangala, at ang bilateral cleft lip o palate o bingot sa magkabilang bahagi ng labi at ngalangala. Ayon kay Dr. Mel Cruz, isang cosmetic at reconstructive surgeon, hindi totoong nakaapekto ang aksidente ni Rolanda kaya nagkabingot si John Ray. Ang totoong dahilan daw ng bingot ay... Dahil sa infection, ang magulang pinagbubuntis niya yung bata, pwede rin naman doon sa mga gamot niyang ininom na kumontra sa normal development ng isang bata. At isa sa mga popular na paniniwala namin mga plastic surgeon ay genetic. Sa kaso ni John Ray, parehong may bingot sa pamilya ni Rolanda at Clemente na kanyang mga magulang, kaya lumaki ang posibilidad na mabingot siya. Bagamat hirap ang may mga ganitong kapansanan, hindi naman daw dapat mabahala ang mga magulang kung may bingot ang kanilang anak dahil maaari na itong operahan. Sa mga tulad ni John Ray na parehong may bingot sa labi at ngalangala, una munang tinatahi o sinasara ang kanyang labi. Ang ngalangala ay sinasara namin bago magsalita ang bata o nagsasalita pa lamang ang bata. Pag gumaling na ang tahi sa ngalangala, hindi raw garantisadong makapagsasalita agad ng tuwid ang bata. Kailangan sanayin niya, sarili niya, na gamitin yung ngalangalang na aming tinahi. Pagkatapos ng eksaminasyon ni Dr. Mel kay John Ray, napag-alamang hindi pa maaaring maoperahan ang bata dahil hindi pa siya magaling sa kanyang pneumonia. Pero paggaling ni John Ray, malaki raw ang pag-asa nitong maoperahan agad at maisara ang kanyang bingot. Ang ganda! Ang kinis! Mukhang mabango! Pang-commercial model ang dating. Wow! Sexy-sexy! Pwedeng itapat kay Diana Subiri. Pero teka, ano ito? Di yata't pagdating sa kanya mga binti, mapapahiya itong si Julie. May pagkasakang daw kasi siya. Ginawan mo na ba ng remedyo o solusyon? Dati, ginawan, pero wala namang magagawa. Ito naman si Teresa. Misis na misis na, pero gaya ni Julie, ang mga binti ng ginang. Tila sa magkaibang direksyon din ang punta. Palagi ko nagkapalda. Palagi nagdidikit yung mga pakot at palagi ko nadadapami. Ayon sa mga eksperto, bawat tao raw ay pinanganak na sakang. Pero mga mami, huwag mabahala. Ang mga legs naman ni baby ay sadyang tumutuwid pagsapit ng 2 hanggang 3 taon. Ang pagiging piki naman ay kadalasang mapapansin pagsapit si baby ng 3 taon. Ngunit sadya rin itong nagiging normal bago sumapit si baby ng 7 taon. Karaniwang sanhi ito ng rickets o kakulangan ng bata sa mga pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng gatas, karne ng baka, isda at itlog. Ngunit ayon din sa mga doktor, walang basihan kung makatutulong ang nakaugali ang pagkilot sa mga binti ni baby upang maiwasan ito ang pagiging piki o sakang. Pero ang mga kondisyong ito'y hindi naman dapat ikabahala at lalong hindi dapat pagtawanan o ikahiya. Kung hanap niyo'y remedyo para sa anak na piki o sakang, maaari siyang maglagay ng braces sa mga binti o di kaya'y sumailalim sa neurosurgery pagsapit ng wastong gulang. Pero nirerekomenda lang ito ni Doc kung malubha na ang kondisyon ng pasyente. Yun nga lang mga friends, sadyang hindi budget-friendly ang ganitong alternatibo lalo na para kina Julie at Teresa. Pero mga mare, don't worry, piki man o sakang, madadaan natin sa fashion yan. To the rescue, syempre, ang ating fashion expert. Madali lang yan solusyonan, okay? So basta magta-trust lang kayo sa akin. Okay? Kung ikaw ay piki o sakang, dapat daw pagtuunan ng pansin ang hips pataas pagdating sa pagpili ng damit. Yung mga accessories na mag-emphasize ng
hips pataas are belts. Preferably wide belts kung hindi naman wide yung hips nila. And then, mga chunky na necklace na near the face, mas maganda kung chest up or mga choker type. Kung tulad ka ni Julie na may mga binting tila nagkatampuhan, umiwas sa mga fitted na pantalon, miniskirt, o kahit anong pang ibaba na makikita ang iyong mga binti. Ito yung pinasuot ko sa'yo kasi sakang ka, preferred ko yung straight cut sa'yo kasi yung pagbagsak niya is, yun nga, straight lang, di ba? Tapos yung focus niya, mapupunta from your hip up because of the pocket and the belt. Kung feel mo namang magpaka-girl, maaari kang magsuot ng palda. Siguraduhin lamang na ito'y may uneven length tulad ng in-na-in ngayon. Bootleg cut din ang pantalong babagay sa'yo para di mapansin ang piki mong mga legs. Kung tulad ka naman ni Teresa na parang nag-uumpugang bato ang mga tuhod, heto ang tip ng ating expert. Always remember to wear yung mga A-line na skirt. Yung A-line skirt, di ba? Yung pag-ganan lang siya. So, yung attention pa rin, wala sa baba. Same with yung kay Judy kanina, basta keep in mind na yung attention dapat from waist up. Mga mare, kung kayo ay piki o sakang, hindi mo kabawasan yan. Basta't may kumpiyansa kayo sa sarili, hindi dapat mag-worry ang inyong beauty. Natutunan ko yung mga dapat na isuot kong damit para hindi malata yung paa ko sa pagkasakang. Ano nararamdaman mo? Masaya. Dahil patusunusunan na ang pagkapiki ko. Sabay-sabay tayong mag tongue twister exercise. Double bubble gum, bubbles double. Double bubble gum, bubbles double. Tunog B na nagiging tunog B? Let's try another one. The epitome of femininity. The epitome of femininity. At tunog B at F na nagkakapalit-palit. Makeup. Lipstick. Kung ganito ang pagsasalita mo, hindi kaya mahawa pati ako? Wait lang, please. Beautiful. Uy, Billy, si pretty yung crush mo. Hi, Billy. Punta ka naman sa birthday party ko. Titignan ko. I have so many things to do. Ikaw ba'y nabubulol at nauutal kung palaging ganito ang pagsasalita nyo? Okay. Don't forget tonight, my friends will be coming too. Sure. Take care. I'll be back. Nagkakahalo-halong tunog at pautal-utal na pagsasalita. Nako, yan ay ang speech defect na nga. Ang language kasi merong certain sounds, no? So kung mali yung production ng sounds, tinatawag natin itong articulation disorder. Ngayon, meron naman din yung isa, which is very common, yung tinatawag natin stammering or stuttering. In Filipino, yung bulol at saka utal-utal. Consider din yan speech disorder. Karaniwang physiological ang dahilan ng pagkakaroon ng problema sa pagsasalita. Ito yung may mga kapansanan sa bibig, ngipin o dila. At pwede rin may problema sa ilong at tenga. Let's say ang tao suffers from sinusitis, medyo nagkakaroon ng blockage dun sa sinus na a-affect yung voice production. Kung ganito ang sitwasyon, may mga doktor na tinatawag na speech correctionist na pwedeng makatulong. Kailangan i-correct lahat ng mga may problemang areas and then magkakaroon din ng therapy to retrain in speech. Pero paano kung normal naman lahat ng ito? But still, ang English mo, parang out of your own diksyonaryo. You're so funny! Ang tagal-tagal natin magkakilala, hindi mo pa rin alam ang pangalan ko. Hindi naman pwede. Ano ba talaga, pretty? Pretty! Balikan nga natin ang ating lumang alpabeto. Abakada, ega, haila. Ayon sa ating eksperto, dati kasing wala ang tunog F at V sa lumang alpabetong Filipino. Kaya kung ito ang nakasanayan mo at mas bihasa kang magsalita ng Tagalog, maaaring malito ang iyong bokabularyo kung bigla kang magsasalita ng English. Maaari namang psychological, emotional, o di kaya sociological ang ibang dahilan kung bakit nagkakabuloy-buloy, bulol-bulol, at
utay-utay, este, utal-utal ang isang tao. Yung sariling lack of self-confidence could create the problems. Kung ikaw ay kinakabahan o di kaya hindi handa sa iyong sasabihin, naapektuhan ang iyong diaphragm, na siya naman nagiging sanhi ng iyong paputol-putol na pagsasalita. So for example, Filipino speaker is asked to speak in English. Siyempre, nag-iisip siya in Filipino. Naghahanap pa siya ng translations. So yung lapse time na yon, yung actually, either nagbubuo siya ng thought or naghahanap siya ng words. Kaya't kung ikaw ay kinakailangan magsalita ng English, sanayin mo na rin sa pag-iisip pa lang, English na ang gamitin mo. Find my way out. Do you know the direction? Just turn left, turn right, then out. Alam niyo bang ang pagbe-baby talk ay may kinalaman rin pala sa ganitong problema? Saan? Normal na dumadaan sa stage na nabubulol ang isang bata, lalo na sa edad 1 to 3 years old. Pero kung sinanay na i-baby talk ito ng higit pa sa ganoong edad, maaaring madala niya ang pagkabulol hanggang sa pagtanda. Para sa mga magulang na may anak na bulol, dapat ay mahinahon at maayos na i-correct ang bata. Okay. Kung ikaw naman ay nasa tamang edad na pero bulol o utal o nakalilito pa rin ang tunog ng iyong pagsasalita, huwag mag-alala dahil masusolusyon na naman yan. Kailangan lang harapin mo ang iyong takot. Huminga ng malalim para ma-relax ang iyong pakiramdam. Makatutulong ng malaki ang pagbabasa kahit 5 minuto araw-araw. Magbasa ng malakas nang marinig mo ang iyong sarili. On goods and services. Para sa may depekto sa tunog P, F, B at V, mabuting exercise ang paglilista ng mga salitang may ganoong tunog para mapag-aralan itong mabuti. Pakabubuti rin ang tongue twister exercises para lalong mahasa ang utak at bibig sa pagbabasa at pagsasalita. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Wow, we're so great! Mainam rin kung makikipagkasundo kayo sa isang kaibigan o di kaya kasambahay na sa tuwing kayong dalawa ay mag-uusap, English ang gamitin niyong lengguahe kung ito ang gusto niyong matutunan. Luneta, let's go. Wow, Luneta, you're so sweet! Kung kayo naman ay makaririnig ng ganitong pagsasalita, huwag pagtawanan o husgahan ang inyong kababayan. Importante sa lahat ang nilalaman at kabuluhan ng sinasabi higit sa paraan ng pagkakasabi. At para sa inyong lahat na gustong matuto, kayang-kaya nyo to, basta laging tatandaan. Practice makes... Butikipit mukhang potika. Perfect. Este, perfect. Patricia! Congrats! Sa wakas, ikaw rin ang nag-uwi ng corona. Salamat sa tulong mo, te. Kaya lang, hindi ko inabutan yung question and answer portion. Ano ba pinanong sa'yo? In your own personal opinion, what will you do to achieve world peace? As a believer of all things that exemplify beauty, love, and compassion, I certainly believe that we can achieve world peace if we can get rid of our own biases against our fellow human beings. That is all. Thank you very much. Wow! Winner ka talaga, sister! Mas winner ka, te! Kay Susan, tayo! Kay Susan, tayo!